Ako po si Tranquilino Mahomo, taga Ibos, Bukan Dallas 5. Mag 47 na po. Actually, yung business ko talaga nung bata pa ako, yung mga halamang gamot. Tapos, yung pagdating dito sa Manila, mga cosmetics na, mga salon Prada, salon spa. Parang walang puhunan eh. Kasi, galing akong Davao, pumunta akong Manila. Nangyari nun, galing Davao, may dala akong isang chemicals. Yun ang ginagawa ko sa Manila para kahit paano makakaraos ng panggain noon. So, ginagawa ko siya. So, nung ginagawa ko na, minamarket ko sa mga salon. Pinidimo ko sa mga salon. Yun, nakakaraos hanggang kilala yung, ano, yung produkto ko. Hindi, papasok ko na sa mga salon, mga tindahan. No. Ang una ko talang bungal sa kanila, sample, subukan nyo to. Pag hindi maganda, ibilik nyo, bayaran ko kayo. Yun talaga. Kasi alam ko sa sarili ko yung produkto ko, maganda ito eh. Effective ito eh. Lahat ng produkto ko, sarili kong gawa. Kaya makasiguro ko na talagang hindi siya nakakasira. Dahil yung produkto ko na yon, yung ginawa ko siyang organic. Yung minsan mga customer, di ba normal yan, mahirap maningi, tragedy. Tapos noon na pag nag-deliver ako, kailangan magrenta ng sasakyan. Dati kasi, siguro eh, ano ako eh, probinsyano ako, di ba? Galing Davao. Mga taong pag-isipan ko ng masama, nakakala nila, ano ka, mandurugas ka. Lahat ng parang panlalait. Tinitiis ko yun dahil walang personalan lang sa hanap buhay lang eh. Sa ngayon, sa mga wholesaler din ng mga salon supply. Totally sa mga Chinese sa Manila, si G2, Caffeine. Mula sa food scrub, food lotion, foot blush, callus remover, pertiolet, cuticle remover. Yung iba naman mga shampoo, conditioner. Yung tao ko, yun lang, taga-repack, deliver, ganun, taga-halo. 2012, naputol siya dahil may kunting problema. 2013, simula uli, 13, 14, 15, hanggang ngayon. Noong una, nakabinta lang ako ng mga buong araw, 700, mga ganun. Ngayon, nasa mga ano na, 200,000. Si Kuya Tranqui po is napakasipag po niyan. Kahit sobrang busy po, tumutulong po yan sa... Halimbawa, pag nagre-repack po ako, minsan nagluluto po siya. Matulungin po siyang tao at mabait po siya. Bilang business owner, dapat po natin tularan si Kuya Tranqui. Dahil po siya ay napakasipag po niya. Kahit marami po siyang ginagawa, mga kliyente po na kinakausap niya. Oh, maganda yun yung pagkikitungo sa mga customer, ganyan. Tapos, sipag naman at saka tinasikaso yung mga empleyado katulad namin. Sa ngayon, mayroon na akong maliit na lupa sa probinsya. Tapos may sasakyan na rin ako na kahit paano nakakatulong sa pag-deliver. Sa pamilya ko naman, ko yung inasahan nila. Kaya ako nag-business dahil ang purpose ko talaga nito tumulong. Hindi yung maraming pera para yumaman. Hindi po. Gusto ko lang makatulong sa mga tao. Kaya ako nag-business. Ang may payo ko lang sa mga plano po lang magninegosyo, mahabang pasensya. Tapos isipin lagi yung pangarap. Kasi ang pangarap na yun ang magdadala sa yun sa kaginawa ng buhay. Tapos, sa pangarap na yun, never ka mapagod. Siyempre, huwag natin kalimutan ang pagtiwala sa Diyos. Sipag at siga, laban lang.